Siguro yan po ay part doon sa mga calibrated na importation na kailangan mas pag-aralan ng Department of Agriculture together with the LGU. So ang datos po na nanggagaling sa ating mga municipal agriculturists, which is under the LGU, is definitely very important para po ang mga strategy ng Department of Agriculture ay akma at napapanahon. So kanina nga po ang sabi ko, what's important really is the partnership of LGU with the DA. Well, that was one of the reasons that we always look into, no? Kaya nga even before, no, when we look into mga SRPs, we also take into consideration kailan binili ni retailer ang kanyang binibenta. But we also have to check kung ano pang mga bottlenecks, no, kung saan nagkaroon ng pag-spike ng presyo, as a result ganun ang presyo sa retail. But that is definitely being looked into. We will be coordinating, no? We have coordinated also with DILG dahil sa tingin po natin ay makakatulong din po sa atin ito para ma-address yung mga concerns ng ating mga magsasaka. And if there are nga, meron din po tayong na-receive na report, no, na yung isang kasamahan nga po natin nung nasa Senate inquiry ay tinatakot. So yun po ay in partnership of course sa office ni Senator Amy Marcos, and we've also reached out to DILG to bring out this concern. We don't want our farmers not to speak up. That's for sure, diba? Because the only way we can find solutions is if we hear it from them, ano ba talaga ang kondisyon. So we will continue doing the stakeholders engagement and we will protect the farmers as much as we can. Opo. This is something that cannot be, we have to look into this. And we have, I think we really need the help of other government agencies in addressing this, ma'am. Ma'am, mensahe na lang po sa lahat ng mga farmers. Huwag na, hindi naman ako tatakbo progreso. Okay na yan. Since bumababa na yung farm gate price dito mismo sa mga source, kailan kaya inaasahan sa mga palengke mismo, kailan natin inaasahan mararamdaman ng mga consumer? If you remember nung December po, nung nagkaroon ng stakeholders meeting, na napag-usapan din na kaya nga po January 7, matatapos yung SRP kasi inaasahan natin na after that bababa talaga ang presyo. So yung itinakda nating 250 noon, inaasahan natin na magiging 200 ang retail. So while we are continuously monitoring the farm gate price, titingnan din po natin ang paggalaw ng presyo. Ngayon po, base sa ating monitoring sa mga palengke, meron na pong 300, 320, 380, wala na po kaming nakikitang 500 dun sa mga palengking minomonitor. So nakikita po natin na nagre-react na yung sa retail, no, dun sa pagbaba ng presyo sa farm gate. So by next week, ma'am, or by this week, mas mararamdaman na yung lower price? We have to work with the farmers themselves, no, kasi po kung sila ang source, kung binilahan sa kanila ng 120, then this will be our basis when we compute kung magkano dapat ang retail price. So bukod dun sa sinasabi po ng mga magsasaka na may 120, validation din po ng region is very important para makita natin gaano karami na po ba nasakahan ang 120 na lang ang presyo. As of now, that seems to be, no, the real problem. So how we will be able to help our farmers give a price that is fair to them, and how we will be able to convince traders to keep the price low, I mean, considering also their business, para sa consumers, hindi naman po tumaas ang presyo. So the value chain is very important, and interventions na we can do to assist every member, specifically the farmers, yun po ay patuloy natin gagawin. Ano
Tatanungin po ang BIFAR regarding that kasi bago po tayo mag-import, kailangan po ng supply situation. Pati po yung expected po na produce ng galunggong. Those are the things that are considered every time importation will be considered as well.